Good morning po sa mga kaibigan natin dyan sa Hito Kaalaman. Yan, si Perds pong muli ito. At ngayon ay tapos na ang ating Hito Kaalaman renovation. Yan, Hito Kaalaman Farm Renovation. At gusto ko pong ipakita sa inyong itong ating finished product. Yan. So halos isang buwan at kalahati din po ang lumipas bago po nagawa itong ating Hito Kaalaman hatchery nursery juvenile pond. Okay, so bakit tatlo? Bakit ganon? So naka-design po itong pond na ito sa hatchery, pagpapaanak, nursery, alagaan na din po nung ating mga pride, yan na rin po aalagaan hanggang fingerlings to juvenile size. Okay, so ang sukat po nito ay 4 feet. Yan, 4 feet. Ito po yung aking mga ano, yung mga hito sa drum. Yan, nilipat ko po diyan sa tabi. Okay? Yan, tinakpan ko lang po siya ng kahoy net at kahoy po. Okay, so ang sukat po nito ay 4 feet by 8 feet po. Ang lalim naman po ay 1 meter. Yan. Okay? So, yan, nilagyan ko na po siya ng kaunting hito, juvenile size po. Yan po yung mga tira ko pa noon pa na hindi ko na ibenta. Okay? So, unang-una po, ito pong design po na ito ay sabihin ko lang po na hindi po ito para sa mga baguhan, sa mga nag-uumpisa sa pag-aalaga ng hito. Huwag nyo po itong gagayahin lalo't kung kayo po ay baguhan. Okay? Dahil ito pong setup na ito ay napakamahal. Malaki po ang nagagastos po kapag ganitong setup po ang inyong gagayahin. So, hindi ko po ina-advise na gayahin nyo po ito. Okay? So, huwag nyo pong gagayahin ito. At kung kayo po ay mag-uumpisa, sa sarili po ninyo, ay huwag malaking gastusin agad ang inyong gagawin. Okay? Dahil, yun nga po, ay para maiwasan din po natin yung malaking pagkalugi din po. Kung gusto nyo pong gayahin to, pwede naman po. Pero saka nyo na gawin kapag kumikita na po kayo. Palagi ko pong sinasabi, okay, ito po tatandaan nyo po, palagi ko pong sinasabi, lalo't sa mga mag-uumpisa sa pag-aalaga ng hito, na mag-umpisa po kayo sa mga maliliit lang muna. Na kapital, maliit muna. Okay? So, yun nga po, sabi ko nga po, para maiwasan nyo yung pagkalugi, sakit ng ulo, tsaka yung darating kasi kapag nalugi po kayo, kasakit yung ulo nyo, madedepress po kayo, maiwasan nyo po yung depression. Okay? Kasi marami kasi, eto, kwento lang po, dahil marami kasing gustong sumubok o sumusubok sa ganitong larangan ng pagnenegosyo, napupunta lang po sa pagkalugi. Napupunta lang po sa pagkasakit ng ulo, pagkasuko sa dulo, dahil yun nga po, naiinganyo sila sa mga, ayan, mga napapanood nila na nag-uumpisa sa mga malalaki, tapos malalaki daw kagad yung kita. So, hindi po dapat ganun sa pagninegosyo. Lagi po kayo mag-uumpisa sa maliit lang. Okay? So, yun nga, lagi kong ulit-ulitin ko na sinasabi, sasabihin sa inyo na mag-umpisa kayo sa maliit at pag-aralan nyo munang mag-alaga ng hito. Okay? So, pag-aralan nyo po munang mag-alaga, magpalaki, saka magbenta. Saka kayo bumili nung malakihan o saka kayo magpagawa ng malakihan. Okay? So, ako nga, ito po, papakita ko po sa inyo itong mga picture nung pag-uumpisa ko sa pag-aalaga ng hito, kung ano yung itsura ng concrete pan ko nung ako'y nag-uumpisa. So, nag-umpisa lang po ako sa maliit. Okay, so ito po yung papakita ko po sa inyo yung mga picture. So, yan po ang aking unang concrete pond. Yan, 1 meter by 1 meter lang po yan. Tapos, may apat pa na butas yan sa gilid. Maliit lang po yan. Tapos, yan po, nung nilagyan ko siya ng mga fingerlings, mga 2 inches na po ang size po niyan. Yan, tapos nilagyan ko po siya ng net sa ibabaw. Okay, so kalahati lang po yung tubig. Tapos yan po, nung pininturahan ko na po siya, tapos dyan po sa part po na yan, ay nagtatry po akong magpaanak ng hito. Yan. So, ito po, ito pong sumunod, yan, yung medyo kumita na ng kaunti, ay nagpa-extend ng maliit.
para marami-rami na rin po yung aking mapapaanak na hito. Yan, tapos nung nag-extend po, yan po, ang size po niyang katabi po ng maliit ay 2 meters by 3 meters po yan, ang size po niyan. Tapos ang taas lang po ay mga nasa 24 inches lang po, ang taas. Tapos, syempre, pinapinturahan ko din po para medyo kuminis po yung gilid at yung flooring. Yan, si Tito po ang aking taga-pintura. Okay? So, yun nga po. Natuto po ako sa pag-aalaga ng hito. Yan. At naiwasan, hindi naiwasan. Nalugi din po ako nung panahon na yan. Ayan, yan po, imagine nyo po ah. Maliit lang po yung size na yan. Kaunti lang po, sa maliit lang po ako nag-umisa. Pero nalugi pa rin po ako dahil yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, wala pong nagtuturo nung panahon ko. So, nalugi man, pero hindi po ako sumuko. Yan, kaya nagkaroon tayo ng ganitong concrete pan. Yan, kumita po tayo ng konti. Yan, nakapagpagawa na po tayo ngayon ng kaunti o ng maliit na concrete pan. Okay, so yun nga, balik na tayo sa topic. Okay? So, yun nga, meron pa akong mga tarpaulin po dyan, ha? Yan, ha? So, bakit nga ba may tiles itong aking concrete pan? So, dapat ba na may tiles itong concrete pan? Itong hatchery natin? Dapat nga ba? Okay? So, bakit nga ba? Bakit nga ba tayo naglagay ng tiles dito sa ating concrete pan? Una, ito po ang aking dahilan. Ito po kasi, ito po ang aking concrete pan ay nakadesign po ito sa hatchery, nursery, to juvenile pan. Okay? So, hatchery, dahil dyan po ako magpapaanak din. Nursery, dahil dyan ko na rin po palalakihin yung mga ibebentang fingerlings, fry to fingerlings. Tapos, juvenile, dyan na rin po ako magpapalaki. Medyo, magiging juvenile na po, dyan na rin po ako magpapalaki ng hito. Tapos, ililipat ko na po doon sa mas malaki o sa earth pan. Okay? So, pangalawa, yun po yung una kong dahilan na. Pangalawa, para sa akin, kaya ako naglagay ng tiles dahil less mortality o less yung mamamatay sa mga fry at fingerlings kapag napisa na po yung ating pinanak dahil po sa makinis yung tiles. Okay? So, dahil makinis po yung flooring, hindi po sila sasayad, hindi po sila kikis-kis doon sa magaspang na flooring. At ngayon ay makinis na po siya. Kaya less po, kapag kasi kumis-kis, masusugatan, magiging cause ng fungus, magkakaroon ng fungus, mamamatay po yung mga fingerlings, yung mga fry. So, yun po. Kung mapansin nyo po, kapag nagpaanak kayo ng hito, ay medyo nagkikis-kisan sila dun sa ilalim ng flooring. So, parang nagkakasugat po yung kanilang tiyan. Yun po, nagkakaroon ng fungus, namamatay. So, isa po yun sa mga dahilan. So, para sa akin, yun po. Para po sa akin, kaya may tiles, dahil gusto ko ay makinis po yung flooring. Pangatlo, ay upang hindi po madaling lumutin. Okay? So, kapag nakababad po, yung tubig po dyan, madalas pong lulumutin kapag yung cement lang po, yung ating flooring. So, para sa akin po, ay hindi madaling lumutin kapag meron pong tiles. Pang-apat, upang mapadali ang aking paglilinis. Alam nyo naman po, medyo sumasakit na itong ating likuran sa paglilinis. Yan po. Para hindi po siya, para madali po siyang linisin. So, ang pinanglilinis ko nga lang po dyan, sponge lang po eh. So, isang hagod lang, malinis na po agad. Tanggal na po agad yung mga lumot-lumot o yung mga dumi-dumi. Kapag tiles po yung flooring. Panglima, na dahilan ko kung bakit ako naglagay ng tiles ay upang madali kong makita yung mga size ng mga fingerlings na palalakihin ko. Upang madali kong makita yung mga shooter, yung mga mangangain doon sa mga maliliit. So para madali kong maihiwalay o para madali kong sabihin natin halimbawa na 21 days tayo bago mag-alis ng shooter, kung wala pang 21 days para makita ko agad na dapat na nga bang i-alisin yung mga shooter. Okay? So upang madali kong makita yung mga fingerlings po na aalisin.
Pang-anim po na dahilan upang madali kong makita yung mga dumi. Okay? So kapag puti po yung flooring, yan makikita ko na dapat na bang magpalit ng tubig dahil sa dumi. So madali kong maaalis yung dumi po. Okay? Pang-pito kong dahilan upang magkaroon o upang makaiwas po ako sa pagkakrak ng flooring na nagiging sanhi upang madrain yung tubig. Okay, so minsan sa init ng panahon, nagkakrak po yung flooring. So sa dati kong hatchery, yun, cement lang po yung flooring na nagkakrak dahil sa init. So yun, upang kapag may tiles, upang maiwasan po yung pagkakrak. So pang-walo ko na dahilan, ito po ay may gusto lang po kong i-experiment. So saka ako na po sasabihin sa inyo kung ano yung experiment na yun. Eh ako, gusto ko munang ako muna yung makaalam nung bagay na yon. Okay? So, yun po muna. So, kung bakit may tiles, pang-syam na dahilan. Ito po, pang-syam na dahilan. Dahil ako ay vlogger. Syempre, gusto kong laging binibidyo ito. Gusto kong maganda yung mga video ko dito sa na i-upload ko sa YouTube. At gusto kong maganda na ma-represent ko sa inyo itong mga video ko. So, ito po, ito na, panghuli, pang-sampu, dahil madami din pong nabisita dito, so gusto kong maganda sa paningin nila. So, ito pong mga dahilan na ito, ito pong 10 dahilan ko kung bakit may tiles ko itong aking concrete pan, dahil sa makatuwid, all in all, ang lahat po na itong dahilan ay pansarili ko lang po. So, pansariling kapakinabangan ko lamang po. Okay? So, bakit may tiles? Yan, pansarili ko lang po, para sa akin lang po ito. So, inuulit ko po, huwag nyo pong gagayahin itong ang setup na ito, lalo't kung kayo po ay nag-i-start po sa pag-aalaga ng hito dahil magastos po itong setup na ito. Mag-umpisa po kayo sa maliit lang, mayroon po dyang trapal pan, mayroon po dyang mga concrete pan na maliliit lang. Okay, so mayroon po dyang mga drum na pwede nyo paglagyan ng hito. Kung gusto nyo pong pag-aralan muna, o dapat nyo munang pag-aralan yung pagpapalaki, kung paano magpalaki ng hito bago kayo sumabak dito sa mga ganitong setup. Okay? So pwede kayo mag-start nga, yun nga, sabi ko nga sa, pwede nga sa aquarium eh. Pwede sa, yun nga, sabi ko sa drum, sa trapal. Okay? So, yun lang po. At pag-aralan. Pag-aralan po palagi muna ang pag-aalaga ng isda bago po sumabak sa mga ganitong malakihan. Okay? So, yun lang po. At kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lang po kayo dyan. At kung may gusto po kayong gawin natin na video, o kung gusto nyo may topic kayo na gagawin kong video, ay i-comment nyo lang po. At meron po tayong Facebook group na Hito Kaalaman. Mag-join lamang po kayo doon at libre lang po ang pumasok po doon. Opo, libre lang po. Wala po kayong babayadan. So, ang gagawin nyo lang po ay magsusubscribe lang po kayo dito at sasabihin nyo lang po doon kung pang ilan kaysa nag-subscribe. At makakapasok na po kayo sa ating Hito Kaalaman Facebook group at pwede na po kayong magtanong ng kung ano-ano nakatanungan dyan sa pag-aalaga ng hito at marami pong sasagot dyan sa inyo. Okay, so minsan ako personal na sinasagot ko ang mga katanungan dyan. Okay, so pwede rin kayong mag-message po sa akin sa Hito Kaalaman Facebook page. Okay, so yun lang man po. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba tayo? So, maraming salamat po sa panunood nitong aking mga video at sa mga patuloy na nanonood pa. Maraming salamat po. At join lang po kayo sa ating Hito Kaalaman Facebook group. Yan, paki-like na rin po at pa-subscribe na rin po dito sa ating YouTube. At sigurado naman ako na marami kayong natututunan, mga kababayan natin dyan na maghihito, na mag-uumpisa sa pag-aalaga ng hito. Pa-subscribe naman po, pa-click naman po, please. Maraming salamat po. Okay? So, kung may mga katanungan nga, ay mag-comment lang po kayo at yung mga katanungan nyo ay gagawin kong video para ang lahat po ay makinabang. Okay? So, yun lamang po. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. At maraming salamat po
sa inyong lahat. Okay? God bless po sa ating lahat.